Okay. So, kakayari na naman ng aming trading session ngayon sa Ascension. Siyempre, maraming mga malulupit na trade ngayon yung mga estudyante natin, mga kasama natin nag-aaral araw-araw. Kasi nga, we are trading live every day. Sama-samang nagpa-plano, nag-watchlist, nag-execute ng trades, nag-recap. So, yung market kasi is halos sa isang direction eh. Malakas yung momentum pababa. So, maraming mga magagandang trades na i-take yung mga kasama natin. Yan. Shoutout natin sila Boss Nel, sila Boss Jerome, yan. Sila Boss JD, sila Boss Marcelo. Yan. So, ito mga short trades. Yan. Momentum short trades. Ito, same trade with me, which is Nvidia. Ito, Microsoft. And then we have Amazon. Pero ito yung ipo-focus natin maya-maya, this meta trade ni Boss JB. Ito rin na pag-usapan namin kanina doon sa recap. Pero bago tayo magsimula, ay may nagpapa-shoutout nga pala si Boss Ernest, no? Ang nalilimutan ko lang, brad, pasensya ka na. Lagi yung nagko-comment yan, lagi yung nanonood sa ating mga ina-upload sa YouTube. So shoutout sa'yo, Brad. Ngayon lang kita na alala i-shoutout. At syempre, naka-Santo Gaming na naman tayo. Kasi tinatamad na akong magpalit ng damit. So, shoot ng diretso to. So, anyway. I-recap ko lang na mabilis yung trade ko before tayo mag-proceed dun sa konsepto. Ano? So, Qs or the Nasdaq market natin is wabagsak. So, sinundan lang naman natin yung direction. Which is, isang trade lang ulit ako on Nvidia because meron tayong possible na malaking driver ng presyo ni market na lumipad siya, mag-swing up or down, yung volatility mag-expand, which is magte-testify kasi today si Powell ngayong mga oras na ito. So nag-take lang ako ng short trade and then overshoot ng 1:1 and then near 1:2, nag-take na ako ng ano, ng profit and then yun. Nag-start ako mag-short at $434. Ang pinaka-low nito was $423. Nag-move ng $10. Pero hindi ko na na-capture yung buong move na yan. May pagmamadali kasi sa trade. So, I missed that. So, anyway, puntahan natin yung trade ni Boss JD. So, this stock is Meta. Okay? So, as you can see, nag-short, short, and then cover. So, puntahan na lang natin dito para makapag-drawing ako. Explain ko sa inyo yung isa to sa mga pinaka-common kasi na mistake na nangyayari sa mga newbie. Kahit doon sa Nvidia trade ko eh, pwedeng mangyari din sa inyo yon. Kunwari, as a newbie, bumili ka at pumosisyon ng short. Tapos bumagsak pang malaki. Pero bago bumagsak yan, nag-take ka ng short pero napagpag ka. Saan ka mapapagpag? Dito pa lang sa spike na to. Napagpag ka na. Kasi bakit ka mapapagpag? Pinangunahan mo kasi yung market na inisip mo, ay, baka tumaas yan kaysa mas malaki yung lugi ko, aalis na ako. So, meron tayo iba't ibang mga dahilan kung ba't nangyari yun. Una, hindi mo tanggap yung risk na nilagay mo kaya ka agad umalis dito. So, kakapasok mo lang, lumabas ka kasi, ay, loss ako, aalis na ako, hindi ko na kayang makita yung PNL ko o hindi ko kaya makita na meron akong loss, aalis ako sa trade na yun. So, yung mga newbie, ganoon. So, meron kasi tayong areas na nilalagay, ang tawag natin stop. Yung area na yon doon tayo maalis sa trade kasi na-invalidate niya na yung idea, na-invalidate niya na yung setup mo, yung strategy mo. Invalid na siya, kailangan mo umalis. Pero as long as valid siya, you have to continue the trade, you have to hold. Kasi, ang tanong, sa the first place, bakit ka ba bumili ng stock? Bakit mo siya piniling bilhin? Kasi mag-execute ka dahil may mga supporting ideas ka, meron kang mga convictions dyan, may mga data ka na nag-gather, na nagsusupport doon sa idea na yon. So, kaya mo tinake yung trade, ang tingin mo, meron siyang maganda opportunity na magkocontinue. Pero bakit pagbili mo, konting spike lang, umalis ka na. That means kulang sa planning, may mga lack of preparations, eh yung sa mga newbie. Pero ito kasing trade na to, kung papansin nyo, pumasok siya. And yung nagdagdag siya ng position, position size or nag-tranche, is higher than dun sa first na short position niya. Which is, kinoconsider nga natin yung pagkaganon, average down. Pa? Average down. Saan natin meta? So, ang first niya na pasok somewhere around this area, and then he added right here. Okay? So, may nakabakat pa sa akin na level eh, no?
alisin natin. So, doon sa unang pagbili niya, nyari, andito pa lang yung ating kandila. Yan. Niisip niya na possible, ay, magko-continue to. I'm going to take a short position. So, kung nag-take siya ng short position, meron yung kakaibat na stop. So, let's say, dun sa binakat ko kanina, that is the stop. So, itong area na to. Yan. Na, if magkakaroon man ng kandila, or magkakaroon na yung price, is mag-close above sa level na yan, aalis ako. Kasi may invalidate eh. So, I have an idea na as long as nakadikit yung price below this level, valid yung idea ko. Okay? So, hindi ka aalis. Kahit ito nag-spike, ito nag-touch, yan nag-touch. Eh, hindi naman siya nag-close above dun sa level na yun eh. So, valid pa rin yung idea na iniisip ko. Valid pa rin yung strategy, valid pa rin yung setup. So, what he did was, nung may pinakita ulit na siguro mag-setup strategy siya nakita, o nagamit niya yung mga pinag-aaralan natin, yun, nag-add siya ng trade and then he covered. So, sa mga newbie, tatandaan nyo na una, mag-aaral kayo syempre ng mga strategies. May mga patterns tayong hinahanap na ulit-ulit lang yan lumalabas. As long as nasa area pa siya na valid pa siya, ba ito, valid pa siya, pag nag-add ka ron ng position mo, hindi siya average down. Ang average down is ganito. Ito yung sinample ko rin kanina. Ito rin naging topic namin kanina. For clarification lang yun. Kasi, kanyari, bibili ako ng Nvidia, ito, bumili ko nyari ako kasi nagkaroon siya ng green candle, no? Eh, ang iniisip kong idea na may invalidate siya dito sa level na to, eh, nag-breakdown. Pagka-breakdown, dapat umalis ka sa trade kasi na-invalidate na to eh, initial idea mo eh. Pwede ka, mag-re-enter ka na lang. Pero kung ang ginawa mo, imbes na umexit ka, is dinagdagan pa na dinagdagan yung position mo, above na or lagpas na dito sa area kung saan invalid na siya, that is average down. So, problema sa disiplina. Yung malaking problema yung sa newbie, kadalasan, ayun yung nangyayari sa executions. So, again, kung sa meta, kung nandito pa yung stop, dito pa siya may invalidate. So, ang pag-add niya ng position na to was still valid. Pula, puntahan natin yung trade na ito. This trade was still valid. Kung hindi pa siya tumatama dun sa stop niya at nag-add siya, kasi this is still inside the range of buying. Okay? So, ayun lang itatandaan ng mga nanonood sa atin na newbie na hindi porket nag-spike, aalis ka. Merong areas kung saan ipapakita na invalidated. Saan mo makikita yung mga areas na yon? Depende din sa strategy na ginagamit mo, sa pattern na hinahanap mo, at kung binaktest mo yan. So, kung binaktest mo yan, alam mo na yung triangle, nangyari sa shape, no? Ito yung hubis ng triangle. Ay, wala. Drawing ko lang. Oh, baka isip nyo, Illuminati. Sandugang Illuminati. Pero pagka nakakita ka na naging apat na yung side, rectangle to, hindi na triangle. So parang ganun. Kung yung pattern mo, its validation nito is short trade ka na kailangan mag-create siya ng mga new lows, eh gumawa ng high, hang higher high, may invalidate ka. So kailangan mo yung malaman yun, depende nga sa pattern o sa strategies na ginagamit ninyo. So, napakalaking pagbabago yung nangyari sa aking trading simula nung natutunan ko yung mga areas na yan kung saan valid pa yung trade ko at saan invalid na. At hopefully, huwag kayong mag-average down ng mga trades nyo, especially if naaral nyo na naman na dapat mag-stop out ako dito, dapat umalis ako sa trade na to. Pwede ka naman kasi mag-re-enter o maghintay ulit ng panibagong pattern na mag-re-emerge. So, ayun lang siguro may ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. And syempre, salamat sa panonood. Kung interesado ka sumali rin sa aming live na trading room everyday, check nyo na lang sa aking website. At kung mayroon din nagme-message sa inyo ng mga impostors, nako, i-report nyo na lang dahil hindi ako yun. Hindi ako nagme-message ako sinsin. At salamat ulit sa inyong lahat. Salamat sa panonood. God bless.